Hello there mga ka-Dyosa! It's me again, Karen, and welcome back sa aking Munting YouTube Channel! So for today's video, for sure kaya ka naligaw sa video na ito dahil curious ka and interesado kang malaman kung bakit ako nag-stop mag-take ng Myra E and Poten-Cee after 2 months. And bago tayo mag-proceed dyan, gusto ko munang i-welcome yung mga naligaw sa ating channel or sa ating video. Welcome po sa inyong lahat. And para sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, paklik na lang po ng subscribe button below and paklik na rin po ng notification bell beside the subscribe button para ma-notify kayo every time na meron akong bagong upload na videos na maaaring makatulong sa inyo. So, wag na natin itong patagalin. Let's proceed! So, bago tayo mag-start or bago tayo pumunta sa conclusion, of course, dun muna tayo sa introduction. Paano ko nga ba nakilala or paano ko nga nalaman yung tungkol kay Myra E and Poten-Cee and bakit ko siya tinry? So, matagal ko nang naririnig yung tungkol kay Myra E. Pero kasi, hindi kasi ako yung tipo ng tao na mahilig mag-take ng vitamins. Although before, nung nag-aaral pa ako, may mga ilang yan na akong tinitake na vitamins dahil sa puyat and sa stress na rin sa school. So, yung mga try ko noon is before, yung Enervon, na, which is vitamin C, and then stress tab, yung mga panahong stress or puyat kami, kung ako yung nag-aaral pa. And na-try ko na rin yung consays na kung saan yun yung nireseta sa akin ng doktor na vitamins nung time na nagkaroon ako ng sakit. So yun yung mga na-try kong vitamins. So after noon wala na akong tinake na vitamins dahil hindi sana yung katawan ko na nagtitake na kung ano-ano. But dahil maganda yung mga naging reviews, yung mga napapanood kong reviews and nababasa kong reviews about Myra E, nainganyo akong itry. Dahil meron kasi akong dry skin, I have oily skin sa face, pero yung balat ko sa katawan is dry. So, pangit siyang tignan and hindi man as in really pangit, pero yun, undry nga yung tignan. So, yun yung gusto ko sanang matry kung effective siya sa akin. And sabi nila is nakaka-blooming din daw to. So, may mga times kasi, of course, kapag stress ka, hagay tayong tignan. So, may mga ilan-ilan ako napapanood na video sa YouTube and meron din ako nababasa na mga ilan-ilan na nakaka-blooming niya daw itong si Myra E. So, tinry ko siya. Sabi ko, sige, let's give it a try kung mag-effect nga siya. So, nung tinry ko, so, eto na, dito tayo sa body, sa body part ng ating essay lang. So, dito tayo sa process, so, tinry ko siya. Higit 2 months ko na siyang tinry. Well, actually, last week, ni-stop ko na siya. So, kung bakit ko siya ni-stop, sasabihin ko sa inyo kung bakit. Later on, so, yung mga nagtatanong, nakakataba ba siya? Nakakaantok ba siya? Nakakapagpa-breakout ba siya? Or anything? Ano yung mga side effects niya? So, eto yung mga naging effect niya sa akin nung time na umiinom pa ako nito. So, unang-una na naging effect niya sa akin is, yes, inantok ako ng bonggang-bongga katulad ng mga tinry kong vitamins before like stress tab and then yung consays. Almost yung tulog ko lumalagpas ng 12 hours and then pag-gising ko, pagkatapos kumain, naantok ulit ako. And may nagtatanong, nakakatakaw ba siya or nakakataba? For me, yes, nakakatakaw siya. Tumakaw akong kumain, pero yung sa tumaba, I don't know kung tumaba ako, pero siguro masasabi kong nag-gain ako ng weight. Pero yes, nakakagutom siya. And yung sa nakakataba, siguro kung kinontinue ko pa to ng more than 2 months, siguro baka sakaling nagkalaman-lamad pa ako. Ganun. So, nakakapagpa-breakout ba siya? For me, yes. Re-breakout ako ng bonggang-bongga sa Myra E and then yung Poten-Cee. So, paano ba yung naging process nito? First week, dito muna tayo sa effect niya. So, first week ko siyang tinitake. Ayun, inantok ako. And then, lumakas akong kumain. And, nagkaroon na, actually, hindi pa ako nagka-breakout na ni after 1 week. So, mga ilang araw ko siyang tinake. Okay siya. Effective siya sa akin. And then, after a week,
nakikita ko na yung parang medyo nagbubloom na nga yung aking balat, yung mukha ko. So, hindi na ako ganun kahagard na as in, kagaya ng dati. Kahit wala akong makeup or wala akong nakalagay sa face ko, okay siya. Parang nag-bright ng very, very light yung face ko. And then, pagdating naman sa balat ko, so dito, nitignan ko siya sa palette ko kasi medyo dry tong part na ganito ko. Medyo dry yan. So, dito ko siya chine-check kung okay, kung may nagiging effect siya. And nung time na yun, after a week, yes, it's wow! Really true na talaga may effect siya. Dahil nakita ko na mas naging healthy yung balat ko. Paano ko nasabi naging healthy yung balat ko? Hindi siya nakakapute, pero may brightening effect siya. And parang alam mo yung tipong parang akala mo pumuti ka pero hindi naman. Tapos mas healthy siyang tingnan unlike before. So masabi ko na effective siya after a week. So tinuloy-tuloy ko. Sabi ko kasi itatry ko lang siya for a week. Pero nung nagustuhan ko yung effect niya, so tinuloy-tuloy ko siya. After 1 week, so dun na, naging kalbaryo. Nagkaroon ako ng pimples. So gaya ng sinasabi ko sa inyo before, hindi ako ma-pimples na tao. And sobrang bihira lang ako magka-pimples. As in, so yung sa mga nakakilala sa akin, ayun, alam nila yun na hindi talaga ako ma-pimples. So ngayon, nagka-pimples ako. Unang pimple ko nun is isa muna. So, ito yung una kong pimples nun na hanggang ngayon, hindi pa rin siya natanggal. Akala mo nunal, pero hindi siya nunal. Pimple mark, so hindi na siya natanggal. Maliit lang to nung tumubo. But then sabi ko sa inyo, hindi ako sanay ng may pimples. So, natiris ko siya nang hindi sinasadya. Kasi maliit lang naman talaga siyang as in. And after ko siya natiris, namaga siya. Namaga siya ng for almost 1 week. As in, parang ang sakit niya pagkaginan niya mo. Natakot pa nga ako nung kasi akala ko magkakaroon siya ng as in, magmamamaga talaga siya ng bongga and then magsusugat. Eh, pero thankful naman ako na hindi yun yung nangyari. And then nagkaroon siya ng parang bukol sa loob. Kapag ginaganyan mo siya, mararamdaman mo yung bukol. Pero ngayon wala na siya. So flat na siyang ganyan na parang pimple mark na lang talaga siya. Yun know? And then the second day, tinubuan ako ng 2 pimples dito. Dito ulit. So, karoon na naman. Nag-search ako about doon kung normal lang ba yun. So, may mga ilan-ilan doon na sinasabi na normal lang yun dahil parang nag-a-adjust yung katawan mo doon sa vitamins na iniinom mo. So, for me, sige, okay lang. Tuloy-tuloy natin. So, inayaan ko lang yung mga pimples ko dito. Every time na mawawala yung pimples ko, may panibago ulit. So, hindi nababakante yung mukha ko na wala akong pimples. So, hanggang sa dumami na siya, nagkaroon ako ng pimples dito, marami sa noo. And then dito, tapos tinubuan ako dito. Well, actually ngayon, after a week na nag-stop ako on taking this Myra E, meron pa rin akong pimples here. Ayan, kung mapapansin nyo, hindi ko siya nilagyan ng concealer para talaga makita nyo siya. Ayan, meron pa rin akong pimple dito. Ayan, and then ito. Tinubuan na naman ako ng pimples dyan. So, ayan, medyo pagaling na siya. Pero, nung nakarang araw and kahapon, sobrang namumula pa siya. Pero ngayon, hindi na siya as in. Yan. So, medyo humupa na siya. And then, nagkaroon din ako dito sa kilay. Dito sa kilay, before ako mag-stop. Meron ako dito sa kilay. Pero ngayon, wala na siya. And then, dito. Tapos, meron din dito sa kilay. And then, meron din dito ako sa noo. So, may mga pictures ako na meron akong pimples, so ipapakita ko sa inyo yun. I-insert ko na lang siya kung saan para makita nyo, or para may patunay ako na talagang pinimples ako. So, ayan. And then, after nun, sabi kasi after a week, mawawala na yung pimples, and magiging okay na siya. Well, hindi. For me, hindi siya nawala hanggang nga nung nakaraan linggo. Hanggang ngayon, ayan nga. Meron pa din ako, so hindi siya nawala. So, after 2 months, ayun. So, it's a major breakout for me dahil hindi talaga ako pinipimples. Yun nga, pinipimples lang ako kapag malapit na akong magkaroon ng monthly period ko or kapag nandun na ako sa process na meron akong monthly period. Pero yung pimples ko nun is paisa-isa and padala-dalawa lang. So, yung nangyari sa akin while taking this Myra E, sobrang na-depressed. Di ba na-depressed? Pero naloka ako ng very, very light dahil, ayun nga, before daw gumagamit ng concealer dahil wala naman akong tatakpan sa mukha ko. Pero nung nagka-pimples ako,
ayun, gumamit ako ng concealer kasi ang pangit niya talagang tignan sa akin kasi hindi nga talaga ako sanay na meron akong pimples sa mukha. So ngayon, medyo okay-okay na siya after a week na nag-stop ako. So para patunayan ko sa inyo na almost 2 months talaga yung pag-take ko ng Myra E. So I have here yung mga kadikit-dikit na siya eh, kasi nilagay ko lang siya sa ref. Ayan. Poten-Cee, Myra E, Poten-Cee. Ayan. So meron pa, eto naman yung meron pang may laman. Eto, may laman pa to. And then, eto yung Poten-Cee. So, eto na yung mga na-take ko. Ayan, meron. Andito yan, no. Hindi lang yan basta-basta carton. Talagang tinake ko siya. Yan. So, etong Poten-Cee, I think, uubusin ko tong Poten-Cee. Kasi, vitamin C naman to. So, wala naman ako sigurong problema dito. Dahil, yung mga before na tinake ko rin naman na vitamins is merong vitamin C. So, for sure ako na hindi ito yung nag-cause ng breakout ko. So, this is yung Myra E na tinik. Ito yung nasa bottle. After ko makaubos ng ganito, is nag-take na ako ng ganitong bottle. Sa bottle. So, meron pa siyang tira. Ayan, wala na siyang laman dyan. So, ito yung tira niya. Meron pa akong 1, 2, 3, 4. Bala ko sana, ubusin ko na lang ito nasa bottle para hindi sayang. Kasi, ayan, meron pa akong 4 pieces. So ayun, meron pa akong 4 pieces pero hindi ko na kinaya yung breakout na nangyari. Yung breakout na nangyari sa face ko kaya hindi ko na siya tinuloy. So in conclusion, yeah, I stopped taking Myra E as my daily vitamins and then yung Poten-Cee. Pero sa Poten-Cee wala naman akong problem. Pero dito talaga, for sure, ito yung nag-cause ng breakouts ko. So, ayun. In conclusion, kaya ako nag-stop na mag-take nitong Myra E dahil nga nagka-breakout ako ng bonggang-bongga. So, yung normal na mag-breakout ka kapag first na nag-try ka nito is 1 week to 2 weeks. Pero after nun, kapag nagkaroon ka pa rin ng pimples and nag-breakout ka pa rin, stop mo na. Kasi, ibig sabihin, hindi hiyang sa'yo yung tinitake mo. So, parang sa makeup products lang din to, na merong side effects. So, meron kang makikitang effects sa face mo or sa katawan mo. So, kapag nakita mo yun or kapag nagkaroon ng sign na ganun, stop mo na kasi ibig sabihin nila naman nun, hindi hiyang sa'yo. So, para hindi lumala yung breakouts mo or anything na nangyayari sa'yo, is stop mo na lang siya. So, kung paano ko siya tinake, every night ko siyang tinitake together with Poten-Cee. Sabay ko silang tinitake. And inuuna ko muna to and then after 1 minute, sinusunod ko tong Poten-Cee. So, ayun, gabi-gabi ko siyang tinitake for 2 months straight. Baka may nagtatanong sa inyo na, bakit inantay mo pa mag 2 months? Eh, di ba sabi mo, after 2 weeks? Well, actually, kasi this is the first time nga na nag-take ako. So, after a month, may hope pa rin ako na baka magbago pa or may magbago pa sa effect niya. Ayun nga, umabot na ng 2 months is wala pa din. So, ganun pa rin yung nangyari. Nagka-breakout pa rin ako. So, I choose to stop kaysa naman ma-torture ng bonggang-bongga yung mukha ko. Nagkaroon din ako ng mga maliliit na butli yung mukha ko. So, hindi na siya ganun kakinis as before. Hindi naman ako as in makinis, pero malinis naman kasi yung mukha ko before ako mag-take. Nagka-pimples lang ako nung nag-take ako nito. So, and stop ko na siya. So, for those people na gustong i-try yung Myra E, you can try it if you want. Kasi hindi mo naman malalaman kung effective sa'yo or hiyang sa'yo yung tinitake mo kung hindi mo siya susubukan. So, ayun, hiyangan lang din pagdating sa ganitong mga vitamins. Parang makeup products lang din siya na hiyangan. So, for me, hindi siya hiyang. Kaya, kung sa iba, actually, marami talaga yung hiyang dito. And marami yung kumanda yung balat and naging effective to sa kanila. But for me, it's a no. Hindi siya effective sa akin. So, kaysa naman ipilit ko pa yung hindi naman dapat ipilit. And mas magkukos lang siya ng kung ano pa man sa mukha ko. So, I choose to stop. So, ayun lang for this video. Try it if you want kasi baka effective naman sa inyo.
And ayun nga, yung sabi ko sa inyo, after 2 weeks, kung magkakaroon pa rin kayo ng pimples, you better stop kasi baka hindi rin hiyang sa inyo. So, kaysa naman mag-cause pa ng trouble yun sa mukha nyo at magkaroon pa kayo ng super dami pang tigyawat and everything. Ayun lang for today's video. Sana nakatulong itong aking video. Sa curiosity nyo kung magte-take ba kayo or hindi ng Myra E and then ng Poten-Cee. Well, wala namang problema to dahil Poten-Cee is vitamin C naman. So, eto, it's also a vitamin pero hiyangan pa din naman. So, ayun lang for today's video. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!